Pagtitiwala sa Diyos, March 11. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Juan, Kabanata 15, Talata 5. Ang unang aralin na dapat maituro ay ang aralin ng pagtitiwala sa Diyos. Kung paano nag-ugat sa lupa ang bulaklak sa parang, kung paano nito kailangan tumanggap ng hangin, hamog, ulan at sinag ng araw, gayon din kailangan natin tumanggap mula sa Diyos na nagbibigay buhay sa kaluluwa. Tinitiyak ang presensya ng Diyos sa Kristiyano. Ang batong ito ng pananampalataya ay siyang nabubuhay na presensya ng Diyos. Maaring magtiwala dito ang pinakamahina. Ang mga nag-iisip na pinakamalakas sila ay magiging pinakamahina maliban nagtitiwala sila kay Kristo bilang kanilang kahusayan, kanilang kahalagahan. Sa batong ito, tayo ay maaaring magtagumpay na magtayo. Malapit ang Diyos na nagbabayad sa alang sakripisyo ni Kristo, sa kanyang pamamagitan, sa kanyang mapagmahal, matimyas na kapangyarihang nangunguna sa iglesia. Nakaluklok sa tabi ng walang hanggang luklukan, may maalab na pagmamalasakit niya silang minamatiyagan. Hangga't sumasalok ng dakta at pampasigla, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga miyembro ng iglesia mula kay Hesukristo at hindi mula sa mga opinyon at mga plano at mga pamamaraan ng tao, kung inilalagay nila ang kanilang buong pagtitiwala sa Kanya sa pagtaglay na katiyakan ng pagiging malapit ng Diyos kay Kristo, magkakaroon sila ng nabubuhay na relasyon kay Kristo gaya ng sangang may relasyon sa puno. Natatag ang iglesia hindi sa mga kaisipan ng tao o sa mga mahahabang mga panukala at kaanyuan. Nakasalig ito kay Kristo na kanilang katwiran. Nakatayo ito sa pananampalataya kay Kristo at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa Kanya. Nasa Diyos at awa sa tao ang kalakasan ng bawat kaluluwa. Magiging kalakasan ng lahat na magbibigay ng kanilang puso sa Diyos ang katahimikan at pagtitiwala. Nagtataglay si Kristo hindi lamang ng pangkaraniwang pagmamalasakit sa atin, kundi ng isang pagtingin na malakas pa sa pagmamahal ng ina para sa kanyang anak. Binili tayo ng ating tagapagligtas sa pamamagitan ng makataong pagdurusa at kalumbayan, sa pamamagitan ng pagtanggap ng pag-aalimura, pagkamuhi, pananakit, pangungutya, pagtanggi at kamatayan. Nagbabantay siya sa iyo. Natatakot na anak ng Diyos, gagawin kaniyang ligtas sa ilalim ng kanyang pag-iingat. Hindi makapipigil sa ating paglapit sa banal na Ama ang ating kahinaan sa katauhan dahil namatay si Kristo upang mamagitan para sa atin, mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Tayo ay pumapasok sa paaralan ni Kristo.